Hey Rap Squad! Welcome back! Yes, para sa mga nakakapansin, ako po ay paos. Dahil ito sa sunod-sunod ng mga Christmas party kung saan ginagawang tubig ang kuwerbo. Ayan. At isa pang rason is talagang napasigaw, napatili ako when I received these items na nakikita nyo sa aking likod. So backstory, ngayong taon nga po lumabas yung Barbie movie and because of that, ang daming collaborations ni Barbie with different brands. Isa na nga doon si Miniso. And sabi ko sa sarili ko, this will be my Christmas gift for myself. Kaso lang, meron akong napakabuti, napaka-generous na friend named Kate. And I swear you guys, binili niya halos lahat. Meron pa tayong tatlong paper bag sa likod. So maraming salamat. Actually, I do not know. Ha? Hindi ko alam kung anong nagawa ko to deserve kindness like this. So God bless you and I love you and I love this. So I'm super excited na kaya buksan na natin sila isa-isa. Una na dyan is this one. This is what we call kili-kili bag. Basically, you can wear it like this. And yes, even though Barbie siya, even though maliit siya, hindi talaga siya totally pambata kasi okay naman yung scale niya sa akin. So next one naman is this pink parang leather, but of course it's not real leather. It says Barbie over here tapos plain sa likod. Pero ang kaibahan niya dun sa una, meron na siyang chain. And the chain goes longer, mahaba. Hindi kagaya ng kay Ken. Speaking of pink bag na may chain, we have another one here. No, hindi sila totally magkamukha nito kasi ito is made from patent or yung parang shiny na leather. And ito, sabi niya, 1959 trivia. 1959 ginawa or naging in production si Barbie. Out of all the bags, I feel like ito yung magiging favorite ko. It's not leather anymore. Para siyang jelly. Pero yung pagkaka-mold doon sa jelly material niya. Alam niyo yung mga flat bags ng Chanel? Para siyang ganun. Complete with the clasp. So aside sa mga bags, dito natutuwa talaga ako. So ito nga yung mga stationery. So meron tayong iba't ibang mga notebooks here. Ito kaya siya may black and white kasi ganito yung itsura ng swimsuit ni Barbie. Yung unang-unang Barbie na na-release ever sa mundo. Tapos merong version din na ganito. It's pink pero holographic. Tapos may malalaki. And I'm really curious kung ano yung itsura ng papel niya inside. So for example, this one. It's page is super extra. Ayan. May sabi ko nga natutuwa ako sa lahat pero mas natutuwa ako especially sa mga stationery or parang school supplies na Barbie. Kasi guys, naalala ko noon, I think I was in grade 4. Meron akong classmate noon. Alam ko pa yung name niya kasi hindi ko nga makalimutan. Her name is Karil. Lahat ng school supplies niya is Barbie. Yes! And ako, never na akong binilhan ng ganun. Hindi ko rin naman masisisi yung mama ko or parents ko. Pinanganak akong boy. Gusto nila yung makuha ko boy stuff kasi yun yung normal, especially noon. Ingit na ingit tuloy ako sa kanya. Oo. Tapos, meron siyang Barbie pencil case na naninakaw ko. Oo. Tapos, ang ginawa ko pa noon is talagang kinuha ko lang yung pencil case. Tapos, lahat ng gamit niya, like eraser, sharpener, pencil na nakalagay doon, sinilid ko sa bag niya. Yung pencil case lang talaga yung hinuli ko. And then eventually, nung umamin ako sa kanya kasi hindi talaga kaya ng aking konsensya, pero sabi niya, hindi, sa akin na lang daw yun kasi marami pa siyang ganon. And then, naging friends kami. So, Karel, kung nanonood ka man, hindi ko na kailangan magnakaw sa'yo. Tingnan mo, dami kong Barbie pencil case right now. Oh my gosh, so cute. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Meron naka-receive ako lang headbutt. Okay, explain ko kasi baka magtaka kayo, isipin yung baliw ako. Nag-hormones po ako, okay? So, extreme yung aking mga emosyon. Sa sobrang saya, naiiyak ako. Ganun. At ngayon, ito ang pruweba na sobrang dali ko lang pasayahin kasi naiiyak ako sa headband. Oo, kasi... Bayan. Nung bata ako, wala naman nagre-regalo sa akin ng headband. Sobrang importante ng mga panali like this, especially the ones na silk. Kasi this prevents hair fall. At grabe ako mag-hair fall because of the hormones that I take din. Meron din ganitong kind, yung parang telephone wire.
And meron silang Barbie charms like that. Super cute. Then we have hair clips. So ito magagamit ko talaga, especially when I'm getting ready. So, ganyan yung available na design. Meron ding mga ganito. So, ito yung mini Barbie electric fan. Actually, ayan, meron ako nung pink version. Ito kasi black version. Alam nyo, matagal din to. Kapag full charge siya, naglalast siya ng mga siguro 2 hours nang nakabukas. And meron siyang pailaw. Ayan o, kita nyo ba? So kapag madilim, kung wari nasa music festival ka o nasa concert ka na medyo siksikan, medyo mainit, okay to kasi para siyang electric fan and light stick in one. Next, gamit sa school na naman. And actually guys, ngayon feeling ko estudyante ulit ako kasi nag-workshop nga ako with Star Magic, so meron daw mga discussions na kailangan namin mag-take notes. Mas lalo tuloy akong na-inspire o na-motivate na magmabuti doon sa workshop kasi meron akong super duper cute na mga Barbie ball pens. Aside from that, nakaka-excite din magtrabaho kasi ito magagamit ko sa vlogs ko. This one, bago ako mag-film, alam nyo naman, pinanganak tayong may sumpa, compact mirror. Kung saan yung design niya is ayan o, yung may mga na-fall. Parang may naalala. Char! Wala tayong rason malungkot. And another thing, we also have a hand mirror. Totoo. Totoong salamin siya. Hindi siya yung joke-joke na pambata lang. O, tapos pagkatapos ko magtrabaho at gusto ko nang matulog, meron din tayong Barbie sleeping mask. This is so cool. So, meron siyang 12 packs ng mga maliliit na tissue. And wait lang, scented tissue din daw siya. Oh, so cute! Para siyang box ng maliit na Yossi. Sure. Parang wala naman ako maamoy. Eh, kasi may sipon na ako. So, hindi ko siya maamoy. Hindi ko sure kung may amoy talaga siya. Pero, effective siya sa pangkuha ng sipon. Sure. Huwag nyo tignan. Okay, speaking of tissue, ayan, hindi papahuli ang tissue box cover. Mamaya meron dito Barbie toilet bowl. Hala, kahit ito, lalagyan lang ng tissue. Pero sobrang cute. Okay, next, meron tayong Barbie storage box. Ito na mismo yung box. So, open mo lang siya. Tapos, ilalagay mo tong cardboard na to sa ilalim. I mean, sa loob. Puro pag-iilalim kasi ang alam. Pwede ba, hindi ka lang organized pero ang cute pa ng organizer mo, Barbie. Alam niyo yung mga bata na nag-iingitan. Tingnan mo, binili ng mami ko. Ikaw, kumakain ka nga ng Jollibee pero kutsara tinidor mo, white na plastic lang. Ako, Barbie. At hindi lang yan, meron pa siyang case. Pagtapos ka nang kumain, makukulob yung laway. Toiletry bag. Uy, yes, aminin ko, naduduwag ako. Natatakot ako sa idea of traveling alone kasi medyo boba nga ako. Pero, this motivates me. I mean, ang cute. Isipin mo magta-travel ka tapos dito nakalagay yung toiletries mo. Ayan, so pwede dito yung facial wash. Dito yung mga cotton pads. And siguro dito naman yung mga soap. Speaking of toiletry, gamit pang CR na naman, we have hair bath gloves. And effective yung mga ganito guys ha. As in, sa ganito pumuti yung singit ko. Kahit anong soap, it will work. Kasi ang importante naman dito is the texture. Para nga matulungan i-exfoliate yung mga libag-libag. Card holders over here. Try natin, buksan natin tong isa. Ito yung mismong card holder. And then sa likod, you can put your name, contact number. Para if kagaya kita na tanga-tanga at feeling mo may chance na maiwan mo yung bag mo, eh ayan, makukontak ka nila at masosoli nila sa'yo. Eh, up next is a towel. It's malaki ha. It's not pambata at all. So it says Barbie. And ako guys, na-master ko na yung quality ng towel na gusto ko. So it has to be absorbent at feeling ko naman absorbent siya. And kailangan hindi siya naglalagas or alam niyo yung parang naghihimulmul. Feeling ko naman hindi siya ganun and it's super soft. Cute! Oh, so kung madumi na yung towel, meron tayo ditong box na pwede natin gawing laundry box. And also, if you are playing Barbies pa rin, like alam ko, meron akong mga
mga batang audience. Kaya minsan, tinatanong ko yung sarili ko if tama ba yung mga joke ko, yung mga sinasabi ko. Kasi may mga bata nga palang nanonood sa akin. Please. Kung maglalaro kayo ng Barbie, pwede nyo ilagay dito yung mga Barbie nyo. O, para hindi na mapapagod magligpit si mommy. Siyempre, hindi papahuli ang ating laptop. Meron dito Barbie laptop bag. Uy, gulat ako doon ah. Kasi pagbukas ko nitong Barbie laptop, meron pang mas maliit. So ano siya? Barbie laptop. And wait, there's more. Meron pang super liit Barbie laptop. So ang sulit nito, para siyang 3-in-1 pouches. So we have another organizer. Tingnan natin. Ang kaibahan nito sa previous ones na napakita ko na is hindi siya made from fabric. Ano siya? Parang pang engineering. Ayan, storage box na plastic. Kagaya mo. Char. Meron tayong neck pillow. And actually, yung huling travel ko, yung pumunta pa kami sa US. At hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung paano ko ba ibabanda yung leeg ko. Ayoko namang higaan yung katabi ko kasi hindi naman siya cute. Tapos inggit na inggit ako sa mga taong may dalang ganyan neck pillow. Kasi kaya na nilang matulog ng nakaganito. Salamat Miniso, kasi ganito talaga yung mga makeup kit na gusto ko. Gusto ko yung parang open the briefcase. Ching! Ganon. Kasi makikita mo talaga ng maayos at matiwasay. Wow, matiwasay. San galing yun? Oh, ang ganda nito. Once again, it's patent leather na meron siyang pattern na mala Chanel. At hindi lang yan, pero pati yung zipper niya is very well thought of. Merong ulo ni Barbie. O diba, parang piso lang, pero instead na ulo ni Rizal, ulo ni Barbie. And yes, it does comes with a chain. And let me tell you ha, yung chain niya is hindi rin pucho-pucho. Mabigat siya. Oh my gosh, this is so nice. Actually, baggy nga siya sa outfit ko right now eh. Ito yung mga eyelash curler ng beginners. Yung mga takot pag-ipit-ipit ng eyelashes like Jack. Start with this muna. Tignan nyo if this works for you. And up next, we have different kinds of hair clips. This one is cute kasi meron siyang mga Barbie emblems like that. These are even cuter. So as you can see, they are bows. So maganda to dun sa likod, yun dito. Last for this bag, meron tayong Barbie cap. Nakalagay lang letter B. And once again, yung piso ni Barbie. So itry natin if kasha siya sa malaki kong ulo. Uy! Ay, kasha! And that is very unique, guys. Kasi kadalasan, yung mga cap na ganito, hindi talaga nagkakasha sa akin. Ewan ko, laki kasi ng ulo ko. We are now down sa last bag. At, yan, dadadama ko, malapit na talaga yung Barbie toilet bowl. Kasi ito yung basahan. Or hindi naman basahan, rug. Rug na nilalagay doon sa ilalim or in front of the toilet bowl para hindi mabasa ang paa. Pero hindi ko siya ilalagay sa CR. Dito siya sa kwarto ko. It matches my light. Up next, we have umbrella. Meron tayong Barbie. Ang tawag dito? Condom. And then, yung color niya is black. Oh, nice! But pink on the inside. And as you can see, dun sa lining niya sa loob, may mga Barbie emblems and logos na naman. Pero here, plain black lang siya. O, diba? Nasa loob ang kalandian. Hindi na natapos sa mga storage box, ha? Ah, nagaganon. Okay. So, pwede mo siyang paganon lang. Pwede rin pa all the way. Ay! Masira. Alam din nila na ako'y ohaw, sis! This is so cute! May mga stars na pwede mong mainom kasi may straw char. And then when you open it, ayan, marami-rami naman yung malalagay sa loob. Marami-rami kang maiinom. Oh, wala na talagang uhaw dito. This one is glass naman siya. Hindi na siya plastic. And I love how subtle it is. Yung signature pink lang ni Barbie with her name. Oh, this one naman is mug at damako na mas insulated siya. Tapos meron siya nung parang lid na parang sa Starbucks. Yeah, kung saan may butas dito, tapos dun ka iinom like that. This is so nice. They have a brush. It has Barbie patterns na naman sa likod. Tapos plain lang siya hair up front. Ah! So ito yung tipo ng brushes na tinatawag na detanglers.
kasi tinatanggal niya agad-agad yung mga buhol sa hair, and alam ko na yun yung tawag dito kasi ganitong brush lang yung gumagana sa buhok ko. Meron pa palang naiwan dito na pantanggal. Oh, oh my gosh, ang cute! Ito, magpambahay. Ito naman, kapag pupunta ka sa office o kaya sa school, tapos bet mo ng hot drink. This one is yung pang gym. It's metal. So, insulated talaga siya. Mape-prevent niya. Preserve! Ayan, mape-preserve niya yung init o lamig ng pag-ibig. Char. Nang inumin. Sakto, naghahanap ako ng medicine cabinet eh. Kasi, dama ko talaga, ubot-sipon tong magiging sakit ko eh. Pwedeng mga hikaw, mga kwintas. Pwede rin naman yung gagawin ko, mga pills. We have new face sponges. It's okay lang naman, not the softest blender I touched. Pero for sure, kapag nabasa na to or kapag nagamit na siya ng minsan, mas lalambot na siya. Pero what is special about this is, meron na naman siyang logo ni Barbie. So kung kanina meron tayong tuwalya, this one is kumot naman. At yung kanyang material is super comfortable. Oh my gosh, asan na yung unan? Ayun, and actually, yapang tulog siya, pero hindi lang siya pambahay. Pero perfect din tong dalhin kapag nga magta-travel. And then, eto nakakaloka. Kinabugnan ni Mini Show ang Apple Bluetooth earphones. And alam nyo, super perfect na dumating this collaboration sa panahon ngayon, which is December or holiday season. Kasi perfect tong mga to pang regalo. As in, hindi ka mahihiya. Kasi ang ganda ng mga itsura nila. Lalo na kapag ito yung binigay mo. At feeling ko ito yung pinakamahal sa collaboration na to. This is so cute. Grabe. Feeling ko hindi ko ito magagamit. Madi-display ko lang. Cute texer nail polish. And lastly, ito ang pinaka-importante sa lahat. Yes, mas important tante pa sa Tumblr or kahit dito sa earphones na to, mga stickers. Oo. But wait, there's more. Mga stickers na may mga beads sa loob. So kapag kinakalog mo siya, may tunog. So maraming salamat guys sa panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. Kagaya ng enjoyment ko, and trust me, sobrang saya ko talaga ngayon. Naiyak pa ako kanina. Dahil saan yun? Dahil sa headband, hayop na yan. And if you guys wanna follow me on my other social media sites, please do. About Raph po ako dito sa YouTube at the same time sa TikTok. At Raph_Juana naman sa Instagram. So it's a Raph, and I will see you guys again soon. Bye guys!